We have with us right now si Mr. Gabriel Go, ang head of MMDA Special Operations Group Strike Force, joining us via Zoom. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo lahat, no? And lalo-lalo po sa lahat po na nakasubaybay sa programa ngayong umaga nito. Yes, thank you for joining us. Kumusahin na po namin yung sitwasyon sa Kamuning Flyover. What's happening po? Well, so far naman po, no, tuloy-tuloy naman yung mga rehabilitation at yung mga ginagawa natin pag restructure dito po sa Kamuning Flyover. And also when it comes to the traffic management, we have already, for how many weeks already, you know, we already identified and already made a news blast as regard to the mga alternate routes na pwede pong gamitin ng ating mga motorista. But then again po, itong mga alternatibong kalsadang ito, tuloy-tuloy din po ang ating mga clearing operations to ensure that these alternate routes are provided with continuous mobility para sa ating mga motorista who wishes to use these lanes, no, to make their travels faster and easier po. Yes, speaking, you mentioned yung alternate routes, no, yung routes natin. Are there still a lot of violators po along these areas? Kasi when I used to pass that area, madami pa rin. Kahit ilang beses po kayo nagki-clearing doon, paulit-ulit sila. So do you still see the same suspects there? And of course, ano po ang parusa para ma-share natin sa public? Baka sakaling matakot sila at hindi pumarada. Well, as I said, no, we did an information campaign or information drive prior to the closure of the Kamuning Flyover. So I think this really helped, no, in somehow lessening the violators who are parking dito po sa mga alternate routes that we have already announced. But then again, as I said, meron at meron pa rin po talaga mga illegal parking violation. Like as of the moment po, we are clearing the Panay Avenue. It is one of the one of the alternate routes. Na-lessen po siya, nabawasan, but there are still a few na mga sasakyan na nakaparada po dito sa mga pinagbabawal nating kalsada. Yesterday, nabanggit nyo nga po, no, yung mga clearing operations, and we've seen a lot of reports yesterday, including yung mga nagtitinda sa mga kalye na napaalis po ng MMDA, na itong mga kababayan po natin na nagtitinda galit na galit po sa MMDA. Update on that po. Well, for one, no, unang-una ang sidewalk is beyond the commerce of men po yan. It cannot be used as an extension of any business establishment or even a parking garage. Alam naman natin ang sidewalk, it's meant to be used by pedestrian for a safe passage. And pag nagkakaroon po ng obstruction, such as in the case, yung mga business establishments or yung mga ambulant vendors, hindi man sila naka-occupy totally the sidewalk, but they are also one of the reasons bakit nagkakaroon ng obstruction sa kalsada. Why? Pag nagtitinda po sila, let's say mga pagkain, yung mga gustong bumili or kumain po sa kanila, they use the side of the roads to park their cars para po kumain. In a minute or even pag kumakain po tayo, definitely it will take more than 5 minutes to do so, no? Yeah. So doon po nagkakaroon ng traffic gridlock or tinatawag po nating traffic congestion. And pangalawa, pag nakita po, siyempre alam naman natin, pag nakita ng isa na meron po nakaparadang dalawa o tatlo sa gilid ng kalsada, isipin nila, ay baka pwede. So they will follow. So yan po ang nagiging problema natin. That's why, as much as possible, we don't want any obstruction sa ating mga bangketa. Because not only you are obstructing the sidewalk, but you are also causing traffic congestion dyan po sa mga kalsada. Yeah, na ini-empower mo pa yung mga illegal vendors to sell in those areas. I'd like to ask also, no, is the Kamuning Flyover schedule on time? I ask this because there are reported that 3 more roadworks, major roadworks that are going to happen. You have one in Guadalupe, Magallanes Interchange, and Mandaluyong. Although hindi daw magsasabay-sabay ito, may possibility daw po na mag-overlap ang paggawa ng mga ito. So, ano po ang plano ng MMDA in the event na this roadworks magka-overlap po? Well, first and foremost, yung construction or yung rehabilitation ng Kamuning Flyover natin, as of the moment naman po, tuloy-tuloy ang gawa po nila doon. And as much as possible, ayaw po natin magkaroon ng delays because for one, we want to ensure na itong traffic congestion natin ay hindi na po tumagal pa, no? And we want to ensure yung mobility, especially dyan po sa EDSA. Yeah. As regard naman po, dun sa mga 2 more projects, ito po ay mga pinag-uusapan pa lamang. Wala pa po tayong any concrete guidelines or even mga procedural papers po kung paano po ito gagawin.
But if ever, let's say, matuloy po itong mga projects na ito at magkaroon po ng overlapping, definitely pag-uusapan po ito ng most of the agencies that are concerned, which is yung mga local traffic, ang MMDA, ang DPWH, and other agencies po. And definitely, hindi naman natin hahayaan ito na magkaroon ng major traffic problem, and we will ensure the traffic management is well planned po. Yes, ang question kasi ng marami is, one project supposed to last for 6 months. Kung hindi pa nagsisimula siya, ang nasa isip ng iba, baka umabot po ito ng Christmas rush, the Christmas season. Do you have any idea as to when these projects may start? For the two more projects, no, yung Magallanes po at yung Mandaluyong, pinag-uusapan pa lang po yan, so we don't have any concrete details on that yet. Okay. But for the Camuning flyover naman po, as of the moment, on time and on schedule po tayo. Okay. And makikita naman natin yung day-to-day progress po ng rehabilitation ay talagang puspusan po yung mga ginagawa ng ating mga workers dyan. Oo. Taking this opportunity to ask you na rin po, Mr. Go, regarding dun sa mga e-vehicles natin. I understand that the President said na magkaroon pa tayo ng 1 month extension for campaign awareness, ano, information awareness sa mga kababayan natin. But at this time around, are we still seeing a lot of e-vehicles applying po sa ating major thoroughfares? Well, it seems like the information campaign, no, or the information drive natin, especially ang MMDA naman po, despite the yung order po ng ating mahal na Pangulo, continuous naman po ang ating operation na pag may nakikita tayo mga light vehicles, pinagsasabihan natin sila. So we give them already the chance and the proper information para sa ngayon, pag nagpatupad po tayo sa susunod na linggo, ay they're already well informed. But as regard naman po sa mga numbers of the light vehicles that are plying our roads, it seems like nabawasan po sila. But meron pa rin po talaga, no? Because sabi nga nung iba, hindi pa naman po tayo nanguhuli, hindi pa nag-impound. Mm-hmm. So they are still taking the chance. But as I said, pag nanguhuli po namin sila ngayon, we give them the proper information. And it serves as a warning for them na yun nga po, pag nag-upisa na ang panguhuli natin sa susunod na linggo, wala na po tayong wala na po tayong pagbibigyan. Mm-hmm. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, sa Gabriel Go, ang head of MMDA Special Operations Group Strike Force. Thank you so much. Maraming salamat din po, and ingat po, and good morning again.